bago sa lahat, para sa lahat ng biyaya at pagpapalang tinanggap natin habang panahon ng pandemya ng COVID. Sa bawat panalangin, ang ating itutugon, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Para sa pagpapaalala sa atin ng kawalang katiyakan ng buhay, sa pagsasanggalang sa atin noong mga panahong walang nais magpatuloy sa atin, at sa pagtuturo sa atin ng mga bagay na tunay na mahalaga, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa pagkakataong tayo ay nagkaisa sa pananampalataya at pagmamahalan, sa kabila ng pagkakalayo-layo na ipinataw sa atin ng karamdaman, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa mga bayaning bukas palad na nag-abot sa atin ng tulong pang-agham, panglipunan at pang-espiritual, sa kabila ng panganib na maaaring dulot nito sa kanilang buhay, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng mga bagong tuklas na gamot at bakunang pamuksa sa virus, at para sa biyaya ng likas na immunity laban sa sakit, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng presensya, noong panahong tayo'y nangangamba at nababalisa, nalulumbay at naiinip sa gitna ng pandemya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi lingid sa iyong kaalaman ang laman ng aming isipan. Bawat patak ng aming luha ay iyong pinahahalagahan. Nababatid mo ang lahat ng aming kagalakan. Nakipanahan ka sa mundong naming batbat ng sakit, dusa at kamatayan. At ang mga takot na kinaharap namin ay iyong nauunawaan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa iyong mapagpalang pag-ibig sa kasagsagan ng pandemya ng COVID. Katulad noong pagtangis mo sa kamatayan ni Lazaro, dulutan mo ng buhay na walang hanggan ang mga pumanaw dahil sa coronavirus. Ang aming mga pangamba ay pinalitan mo ng ligaya, kaya nag-uumapaw ang aming puso sa pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Sa iyo, lahat ng kadakilaan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Maria, saklolo ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Nananawagan si Jesus sa atin bilang mga anak ng Diyos na tularan ng kanyang pagmamahal na walang pinipili. Bilang mananampalataya, tayo'y tinatawag hindi para magsawalang kibo sa harap ng kasamaan at kawalang katarungan, kundi para iwaksi at lupigin ang kasamaan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kabutihan at pagmamahal.
Nawa ang Eukarisya ang ating ipinagdiriwang ang maging bukal ng ating sigasig at lakas. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka na samba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang aking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Yesu Kristo, Bugtong ng Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Sa Diyos, papuri sa Diyos.
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mais sa loob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo, sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niya'y banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa. Ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas. At pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong gayon ang pagtingin sa sinimwang nagkasala. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi pa ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu. Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Huwag dayain ninuman ang Kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutang ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito
ang sinasabi sa kasulatan. Hinuhuli niya ang marurunong sa kalilanaring katusuhan. Gayon din, alam ng Panginoon na ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmalaki ninuman ang nagagawa ng tao. Ang lahat ay inyo, si Pablo, si Apolos, at si Pedro. Ang sanlibalang ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap. Lahat ng ito'y sa inyo. At kayo'y kay Kristo, at si Kristo namay sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumunod sa anak niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ninuman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sa pilitan ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong ihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung
ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya, dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa ating pong ebanghelyo ngayon, ang pong Jesus Nazareno po'y nagsasabi sa ating huwag natin sundin ang matamdang utos, mata sa mata, ngipin sa ngipin. At huwag nating tanggihan ang mga taong may kailangan sa atin. Bakit po nga ba mata sa mata at bakit po nga ba ngipin sa ngipin? Hindi po ba patas ito pamamaraan na maareglo ang lahat? At ang mga Israelita ay naglangyag sa disyerto na walang police department, walang sistema sa kanilang korte upang mabigyan ng sapat at patas at makatarungang parusa sa masamang ginawa ng kanyang kapwa. At ang batas po ng pagbabayad ay isang pamararaan ng katarungan na upang masiguro na ang mga inatas o ang mga parusa ay hindi matindi na masigit pa sa nagawa, patas, makatarungan. At meron pang isang aspeto po sa ating ebanghelyo po ngayon na nag-uugnay po sa panlipunang katarungan, prinsipyong panglipunang hustisya sa panahon po ng ating Panginoong Jesus Nazareno sa Jerusalem. At sinasabi niya, huwag nating tanggihan ang mga nananakit, bigay natin ang mga pangangailangan, at huwag po nating talikuran ang mga nanghihiram sa atin. So ito po yung tatlong aspeto ng ating ebanghelyo po ngayon, na ito'y isang napakahalaga at importanteng pagsasakripisyo ng sino man na gumagawa nito sa panahon ng ating pong Jesus Nazareno sa Israel. At meron pong isang pinakamahalagang bagay na may sinasaad po ang ating ebanghelyo po ngayon na ipinahayag po ng ating pong Jesus Nazareno. Ibigay mo ang iyong baro. At kung kailangan pa niya ng balabal, ay ibigay mo rin. At ikaw ay mawawalan ng proteksyon mula sa lamig ng panahon at ihip ng hangin upang itakip mo sa iyo sa panahon ng iyong pagtulog sa gabi. Ang poong Jesus Nazareno ay ipinapahayag po sa atin ng bagong batas na kanya pong binigyan ng isang pagpapaliwanag ng tungkol sa pag-ibig po. At kanya pong kinikilala ng ang kahalagahan po ng pananampalatayang nagtataglay bilang isang panawagan na maging responsable para tayo para sa ating kapwa. Mahalaga po yung kataga na yun. Maging responsable tayo sa ating kapwa. Ano bang ibig sabihin nito? Na tayong lahat ay tinatawagan na kung saan ay magkaroon ng daloy ng buhay
na espiritual na kung saan ang pagnanais ng Diyos na makitang mayroon tayong pagmamalay na isang pagmamalasakit sa ating kapwa. At kaakibat nito ang sakripisyo ng sarili. Pagkalimot, ibinibigay ko ang tugon ng tawag ng Diyos para sa aking kapwa. At mahalaga po, mga kapatid, sa pananampalatayang Katoliko na ito'y maisaganap natin, mabigyan ng isang pag-uugnayang espiritual sa ating pananampalataya at ang praktikal na pamumuhay po natin sa araw-araw ay maging ganap ang ating isang pagiging Kristiyanong Katoliko. At isang payak na papahayag po ng ating Panginoon Jesus Nazareno, ibigin mo ang iyong mga kaaway, ipagdasal mo ang mga umuusik sa iyo, upang ikaw ay maging tunay na anak ng Diyos Amang nasa langit. Ang bawat panibagong pagkakataon sa bawat araw po natin, upang po tayo tumubo sa buhay espiritual, upang tumubo at lumalim po natin ang ating relasyon sa Diyos, upang magkaroon ng landas ang buhay espiritual natin na tayo maging isang ganap na ang pagnanais ng Diyos na maging ganap din tayo sa pamamagitan ng pag-ibig na ito na siyang ninanais niyang dumaloy sa ating buhay bilang isang mananampalatayang Katoliko. Magsitayo po tayong lahat at ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon, magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na tulungan niya tayong isabuhay ang salita ni Kristo upang ang kanyang pag-ibig ay tunay na maging ganap sa ating buhay sa bawat intensyon nating itugon. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Mapagmahal na Ama, gabayan mo sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga laiko tungo sa pag-ibig at paglilingkod na walang kapalit. Kami dumadalangin. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Mapagmahal na Ama, gawin mong tapat na daluyan ng iyong pag-ibig lahat ng mga lingkod bayan. Kami dumadalangin. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Mapagmahal na Ama, nawa silang mga kasalukuyang dumaranas ng manitinding pagdurusa ngayon ay makaranas ng pagmamahal sa mga taong nakapaligid sa kanila. Kami dumadalangin. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming mga buhay. Itinataas namin ang aming mga kapatid na may pinagdaraanan sa kanilang mental health. Kami dumadalangin. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Amang mapagmahal, yakapin mo sa iyong ganap na pag-ibig ang mga yumao naming mahal sa buhay. Kami dumadalangin. Ama,
gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga nangangailangan na ating pamayanan at ang ating personal na mga kahilingan. Kami dumadalangin. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Ama, sa katuparan mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming bawat pagpapasya at gawain sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayon ay aming paglingkuran, hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming iniyahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanat, kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami patayin, palayain. Sa maitampok sa iyong luningning, siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo, bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay.
Pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang apunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose Cardinal Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghaya mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan ni Kristo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement, sa darating na Miyerkules, February 22, ay Ash Wednesday, na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa hapon ng Martes, February 21, matapos ang misa ng ikalima, ay idaraos ang paralituhirya ng pagsusunog ng mga lumang palaspas na binasbasan at ginamit noong nakaraang linggo ng palaspas. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at mayroon din pong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Ash Wednesday ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po ng nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ang pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kani-kanilang pamamaraan. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayong magpabakuna at booster. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbabasbas, mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang iyong kahilingan ng iyong mga ang iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
Jesus.